Good afternoon, sir. Good afternoon. How you doing today? Good. What brings you in? My check engine light's on. Sorry? My check engine light's on. Check engine light's on. Tumigil na ako dito sa truck stop sa May Shocks Falls kasi masama na talaga yung
weather, tsaka yung kalsada. May bukas pa naman, hindi ko na kailangan isapala rin yung aking sarili kasi hindi rin naman ako makaka-uwi ngayon, bukas din naman. So, inagahan ko na lang yung tigil ngayon kasi mahirap na pagka yung mga ibang truck stop na dadatnan ko is baka puno na rin. So, dito sa tinigilan ko ngayon is medyo maluwag pa kaya nag-park na rin ako rito. And then, minunitor ko ngayon yung weather. Ito nga, papakita ko. So, yan yung weather. Ito, yan yung masama. Masama ngayon dito sa location ko, nasa saan ako ngayon. Pasama rin ang pasama doon sa pupuntahan ko ng papuntang north. So, masama rin. So, kaya tumigil na ako dito. Baka yung mga truck stop dito is puno na rin. Mga nagtigilan na. And then, chinek ko rito. Yung storm is papunta ng papunta rito sa ito. Yan. So, hanggang anong oras ba to? Hanggang bukas ng umaga. Bukas ng umaga, wala na siya. So, kaya bukas na rin lang ako ng umaga, aangat siguro rito. Kasi talagang masama. Ito, yung queue line eh. Tumigil na rin dito. Galing siya ng north. Yan o, itsura nung ano. Nung truck niya. Tumigil na rin siya rito. Shout out sa mga taga queue line. Yan. Si Pinoy Tracker, si Pinoy Maneho, si Jayban, si Quarter Miles, si Prisoner of the Highway, at yung iba pang mga Pilipino na nagtatrabaho dyan sa queue line. Shout out sa inyong lahat. Marami na rin ano, nagpaparadahan ngayon dito. Kasi mahirap nga kasi isa pala rin ngayon yung biyahe kasi palakas ng palakas yung storm. So, dito na lang din ako magpapalipas ng gabi. Bukas ako ng mag-angat dito. So, wala namang pwersahan yung takbuhan natin. Kasi yung deliver ko naman is hindi pa naman pambukas. So, yan. Dami na nagpa-park. Ganun talaga, kasama talaga sa buhay na biyahero to at mga sitwasyon. So ganun lang, kailangan lagi safety first. So yan oh, yung weather is papunta rito. Bagal kasi yung net ko eh. Pero yung weather papunta rito. So bukas ng umaga nung chinek ko, wala na siya. Yan siya oh. Punta siya dyan oh. So bukas mamayang gabi, mga bandang 10:20, medyo hihina na siya. So yun. So yun lang update. At bukas na magpapatuloy. So good morning mga kabiyero. Magigising ko lang and then maganda na yung weather ngayon. So oras ngayon dito is 5 o'clock in the morning. And nagpapainit lang ako ng aking makina ng truck kasi temperature
kaibigan na ako eh talagang umuuga yung truck dahil ng hangin. Pero ngayon eh sa ano na yung storm nasa gawing baba na ng Iowa. Tinitingnan na ako kanina sa weather network. So yan oh. Bumaba na yung ano, nasa may bandang baba na. Yung masamang panahon nasa may bandang Kansas. Yan. Andiyan na siya. Punta ng Missouri. Yan, sa may bandang Missouri na siya. So ingat-ingat lang po kung sino man yan narito sa lugar na to. So yan, dito sa location ko ngayon, kung saan ako naroon ngayon is clear na hanggang dito na sa pupunta ako pabalik na ng Winnipeg. So yan, mag-pray trip lang ako then go ahead na. Ganitong malamig, kailangan full gear ka. Balik, bonnet, winter gloves. Kailangan yung mga jacket, yung makakapal. Hindi pwede dito yung kumbaga sa kan eh tinitiis yung lamig. Makapagsuot lang ng magandahan. Yung sa akin kasi ano lang, yung meron ako pang trabaho, iba yung pang labas ko na winter jacket, tapos yung sweater. Marami sinusuot, susuot ka ng thermal panloob, tapos ang ginagawa ko is nagsusuot pa ako ng isang long sleeve na medyo pang taglamig, tapos ito yung sweater na jacket, tapos ito pa yung winter jacket ko. Tapos yung pababa naman, yung thermal din na panloob, thermal pants. Tapos yung ski pants. Yung ski pants, maganda yung ski pants, makapal. Kasi ano talaga siya, ginagamit siya sa mga pang, yung mga naglalaro ng ski. Yun ang ginagamit ko. Tapos winter boots na pang negative 45 na high cut. Tapos yung medyas mo is yung makapal din. Pre trip lang ako. Then diretso na. Winter gloves lang ako. Winter gloves ang ginagamit ko kasi ang trailer ko naman is dry van. Hindi ko naman kailangan ng mga winter gloves. Pero meron akong gloves na pang ano ginagamit ko sa pang-fuel kasi hindi ko pwedeng gamitin 'to kasi mangangamoy. Eh ginagamit ko rin to pang ano, pang araw-araw. So yun lang, kailangan talaga full gear ka. Lalo pag aganto mga temperature, mga bandang January, February, March yan, yung mga matitinding na lamig. Sobrang lamig. Tsaka yung mga blizzard na yan, mga gantong buwan yan lumalakas.
napakadulas dito. Kung ikaw ay hindi pa citizen, at kung citizen ka naman is yung passport lang ng kanilang passport. So yung ginagamit ko is yung PR. Pero dati ang ginagamit lang namin is yung meron pa kaming nakuha yung pass card. Yung pass card yung ID na kinukuha dito sa US side, at nandun yung mga detalye, lahat ng mga information ng mga ano mo, kung meron kang criminal record check, lahat, kung meron kang anong crime na ginawa o mga violations, naroon lahat. Passport na may tatak ng US visa at yung B1, yung I-94 na kinukuha dito sa US side, every 6 months nag-renew. Ako rito sa Miyard. Kailangan ko lang mag-gear up kasi puputol na ako ng trailer. Mahirap pagka winter. Kailangan lagi mag-gear up. Thank you Lord. Nakarating na matiwasay. Thank you.
tuwing magbababa ako ng trailer dito sa yard or sa customer or kahit sa mga terminal namin dito or kahit sa mga previous company ko, lahat dito ng mga nagda-drop ng trailer kailangan lagi nagpo-post trip. Bakit? Napaka-importante kasi ng post trip kasi iwanan mo yung iwanan mo yung trailer mo, kailangan checkin mo yung trailer kung may damage or may flat tire or kung ano man ang ano sa ano, at least ma-check nila bago ulit kunin yung kasunod na driver. So para makaiwas ka rin sa masisiba. At least kung may makita sila at na nag-post trip ka, lagi nilang chine-check kung sino yung huling nag-drop or kung sino yung umila ng trailer. No, kailangan lagi chine-check yan bago nyo iwanan. Sabi nga, cover your ass. So, mag-check lang ako post trip. Full gear. Dito
ay magche-check-in ka. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you doing today? Good. What brings you in? My check engine light's on. Sorry? My check engine light's on. Check engine light's on. Yeah, I called it on the remote diagnostic. Is your keys on right now? Yeah, keys on. You did what? Sorry? I just called the remote diagnostic and they told me it's a temperature sensor on the DF tank. So I don't know why, what they need. It just need to replace or I don't know. Okay. You have an appointment? Yeah. You do? Yes, sir. Okay, what's the appointment today? They said they're gonna book it today and then they're gonna pick us on Monday. When do you need it back? Tuesday. Tuesday morning. And I have a other problem as well. You do have another problem? Yeah. Okay. And my Let me just get caught up over here. Okay. And then I will be right there with that. Yung huling service 37. Yeah, on my parking cooler, there's a code. 1, 2, 3. Parking cooler? Yeah, it's a park. My truck is built in a parking cooler, so. I just checked the code. These three code showed up. That we should give an update on this number? Yeah, this my phone number. Ready? Yeah. And so okay, let's look at all the information here. Okay. You can park it at play 01. Okay. And bring me the keys inside and I'll get your signature. Okay. And make the work order. We'll get your signature and you go. Okay, thank you, sir. Thank you. So, tapos na ako mag-check-in. Yung mga nalang susi. Babalik ako na lang ng Tuesday. Today is Saturday. So, Monday pa nila magagawa kasi Sunday is
ang gawa nila is puro more on na mga lubrication lang. So Monday pa yung kanilang pinaka technician. Iwanan ko na dito yung truck sa Volvo. Balikan ko na lang siya sa Tuesday. Tatawagan na lang nila ako. So yun lang, update na lang. See you sa sunod na biyahe. Okay. Keep safe and keep on trucking.